Grabe na, sobra na kaya nananakit ang mga tuhod mo, Mierna. Sobra ka magbabad sa higaan. Anong oras na yan? Pag alas 10 na, andiyan ka pa nakahiga. Oras na para bumaong ka. So, ayan na nga, nagligpit na ang lola. Bago ako lalabas ng kwarto, magliligpit na ako kasi naririnig ko na yung dalawa kong apo. Yung dalawa kong apo, gising na. Nasa, ano na, nasa salas na. So, ayan, natapos na ako mag, ano, punta na ako dito sa kusina. Diretso lang, diretso. Pagkataas ng diretso, kaliwa, kaliwa. Tapos kanan, kanan. Diretso, ayan. Ayan na, naglalaro na yung dalawa. Nagigames na ang aga-aga. Hindi pa nila naaalala mag-almusal. Kasi hinihintay nila ako niyan kung ano. Tatanungin ko sila kung ano ang gusto nilang almusal. O, ayan, seryosong naglalaro ang dalawa. Tapos, yung mami nila tulog pa yan. Yung anak ko pumasok na sa trabaho kasi may trabaho na siya. Yung manugang ko wala pa. Pero pag gumising yan, maglilinis na yan. Tatanggal na ng Christmas tree yan. wala pang bagong taon nung nakaraang taon. Pagkatapos ng Pasko, paglilinis, linis lahat. Pati Christmas tree linis. So, ayan. So, ayan, nagpiprepare ako ng very, very light lang na pagkain nila. Sabi ko, magpili nilang sa pantry. May donut, may kung anong tinapay dun. Eh, talagang ang gusto nila ay French toast. So, gagawan ko sila ng tig-isa, ay tig-dalawang French toast lang kasi nga, mag-aano kami, early breakfast, ay, late breakfast or early lunch sa labas, dun sa lumang-lumang building na yun, dun kami magla-lunch. So, kailangan kain nila very light lang. So, inawan ko sila ng French toast. Alam mo naman ako, tinatamad ako mag-ano sa kawali. So, dito na lang ako sa waffle maker. Gusto naman nila yan eh. Ang tawag ni Milligan, happy breakfast. So, naglagay ako ng fresh milk, itlog, isang itlog para sa dalawang French toast. Para kay Mila, tigdalwa sila. So, diyan ko lang talaga niluluto yan sa, ano, sa waffle maker. Minsan kahit itlog, diyan ko din niluluto sa waffle maker. At saka bacon, diyan ko rin niluluto. So, mas easy sa akin yan. Napakadali. Alam mo yung pagkatapos ng Pasko, talagang mag-aano ka ng ibang pagkain kasi nakakasawa ang mga pagkain, di ba? Pero dito lang sa Amerika ako, pagkatapos ng Pasko, kinabukasan, pumunta ng restaurant. Natatawa talaga ako. So, ayan na nga. Gusto kong kunin itong opportunity na ito para batiin ko kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sana maging okay ang ating 2024 at sa mga naandito sa social media. Sana tayo ay lumago pa. Hindi yung buhok, ha? Yung ating revenue ay lumago pa. So, ayan na yung aking ano, French toast. O, diba? Lagyan ko na lang ng syrup tapos ready to eat na. Gusto pang kumain nila sa kwarto. Ang bit-bit na yung tray. So, yun lang guys. Thank you for watching.